Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. A blessed morning today. At ito ay pagtitiwala ng Panginoon ng karagdagang opportunity sa atin na tayo po ay sabihin na natin nagkatipon tayo. Nandiyan kayo sa inyong kanya-kanya mga lugar, bahay. And then at the same time ay nandito po kami upang hihatid sa inyo ang bigay ng Panginoon na aral na magmula sa kanyang salita. At ito po ay napakalaga na dapat nating maunawaan. Ano ba talaga ang kahalagaan nito? Ano ba talaga ang dapat maunawaan, maliwanagan ng isang Kristiyano na kinaugulan about this issue o subject matter nating pag-aaralan ngayong umaga. And then tayo ay magpuri sa Panginoon dahil iningatan tayo sa bumagdaman, binigyan ng lakas. And then, kahit paano ay malaya yung ating pagtitipon, bagaman ating sa labas ay mga tahimik, ano, at still umiiral pa rin po yung lockdown and then yung enhanced community quarantine. But at least sa isang banda ay nakakatulong po sa mga Kristiyano na pagkakaroon ng pagbulay-bulay, yung bonding and fellowship with the family. And then, maraming magagawa sa tahanan. Maaring paglilinis, gaya po namin ay isang bahagi nito ay nakapag-repaint po kami ng bahagi ng aming bahay naman upang at least kahit paano ay hindi nasasayang yung time. Anyway, ay pagkukulan po natin pansin ang napakalaga. As I said, napaksa na dapat nating maunawaan yung detalye, mga ilang bagay na dapat nating maintindihan kahalagahan nito pang hindi natin ito ay binabaliwala at kundi palagi nating isipin. Kung hindi sa bagay nito na ating pag-uusapan, ay wala ko tayong pag-asa. Lahat po ay magiging walang kabuluhan. So tayo po lahat ay samahan po ninyo ako sa panalangin na buong puso natin pundulugin ng Panginoon, purihin, pasalamatan sa pagkakataong ito at hilingin natin ang kanyang gabay, patnubay, eksakto na kanyang kalooban, isang manaig, mga prepared, mga inihanda po niyang spiritual na pagpapala ating matanggap. Maragdagan po, mag-grow tayo sa kalaman as we grow as well. At the same time, nung biyaya. That's 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po sa pagtitiwala mo pa ng another day sa aming buhay. Protection, safety, binigay mo sa aming pagtulog. Pagising, lakas kami at malaya po ngayon na nagtitipon sa kanya-kanyang tahanan upang aming pagsalusaluhan ang tinapay mo, ang salita mo, Panginoon. Kaya sana tulungan mo kami na maintindihan ito, ma-appreciate deeply mula sa aming mga puso upang ito ay gumawa po ng patuloy na spiritual edification sa aming life. Tulungan mo po ang aming mga pinuno sa bansa nito. Gabayan mo sila, bigyan ng kailangan nilang talino at kalakasan upang may sakatuparan po ang nararapat para maprotektahan po ang mga mamamayan. Magkaroon sila ng another time to live at sana po ay lalo sila itong mga pagtitipon na ganito, pangyayaring ganito, may handa lalo ang mga Kristiyanong totoo sa iba't ibang lugar upang pagbalik po namin sa normal na sitwasyon ay magawa na po namin lalo mga bagay na dapat namin gawin as we have the opportunity. Lord, just prepare our minds and heart this morning. Just keep us humble, giving way sa iyong sasabihin sa amin, sa iyong iyahabilin, whatever na ito ay maging correction man, reproof man. Lord, just help us to do thy will. Kaya mangyari pong kalooban mo, kung meron pong itaapin mo yung makikinig, na hindi pa po niya lubos talaga. Sigurado, katiyak, walang katiyakan na kung papanaw siya, ano man ang oras, ay kinakapangan niya kung saan siya. Langit ba, heaven ba, or hell? Ang Kristiyano na nagsabi na alam niya, sana Panginoon maging hamon ito sa amin at maging karagdagang paalala ng buhay namin. Dito ay pinipreserve mo, pinagkakatiwala mo, at faithfully ay pinoprovide mo kahit paano po yung aming pangangailangan. Na natili kami sa kabila na pamisan-misan o dumarating sa buhay din namin ang iba't ibang mga
na binabanggit mo doon sa John 16:33 na bahagi ng mga tribulations, mga problems, etc. Normal na po yan habang kami nandito sa lupa, nandito sa body na ito. So sa'yo po namin lahat, pinaubaya ang bagay namin gagawin, pag-aaral, pagbulay-bulay sa iyong salita. Thy will be done, at sa pamagitan ng iyong Espiritong Banal, manaignawa ang iyong kalooban. Mabless pong lahat na nakikinig sa oras na ito. Christ name we pray. Amen. So mga kapatid, ay tuunan natin ng pansin ang 1 Corinthians 15 upang dito ay ating uhugutin ang ating pag-aaral na bigay ng Panginoon, pagkat napakalaga nitong chapter 15 ay magbibigay ng napakaliwanag na pag-asa sa isang tunay na mananampalataya. And then ang daming aral pong makukuha dito sa chapter 15, yung old man, tapos yung bago, and then yung kalagayan ng tao physically, bodily, ano po, kalagayan niya bilang buhay physical. And then kung hindi po nangyari po yung naganap na may kinalaman sa pagkabuhay maguli ng Panginoon, Christ resurrection, dyan natin siya sentruhin. Huwag natin i-discuss muna yung detail na kung anong araw siya namatay, anong oras na ilibing, and then anong araw siya nabuhay maguli, you know. And then ang dapat pong mapag-aralan ng isang nag-aaral sa Biblia, yung Jewish reckoning or yung Hebrew reckoning sa time na naisulat sa Biblia versus yung Roman reckoning ng pagbilang o pagtatalaga ng araw at oras sa buhay natin. Sa atin, sa kasalukuyan, ang ating namulatan, ang araw ay nagsisimula ng alas 12 ng ating gabi. Magtatapos mamayang ating gabi na alas 12. So Jewish reckoning ay nagsisimula po ng 6 p.m. Magtatapos ng 6 p.m. So yan po ang pagkaiba ng dalawa. So hindi tayo pupunta doon sa detail na yan, but tignan lang natin ang pinakabuod ng mga ilang bagay na makukuha natin sa Christ Resurrection. Let's open our Bible in 1 Corinthians 15, 12 to 17. 1 Corinthians 15, 12 to 17. This is what the Bible says, being cited in verses 12 to 17. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Ito po yung pangungusap ni Apostle Pablo sa mga believers sa Corinth. Kung walang pagkabuhay na maguli, then hindi na buhay maguli si Kristo. Kaya kung hindi na buhay maguli si Kristo, then ang pangaral ay walang kabuluhan, ang pananampalataya walang kabuluhan. Yeah, and we are found false witnesses of God. Kaya magiging false witnesses, tagapangaral, ang mga tao pag hindi naman nabuhay maguli ang Panginoon, ano ba yung pangangaral mo? Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. In verse 16, if the dead rise not, then is not Christ raised. I repeat that. If the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain, you are yet in your sins. Very clear po yung talata. Kaya ito po yung mga pagsasalaysay na may pagtatanong, no? Mga kumbaga sa kwan ay mga interrogative na presentation ng subject na Christ resurrection. But there are so many passages in the Bible that Christ risen from the dead on the third day. Now, ang magandang pag-usapan dito, itong tungkol na ito na Christ resurrection, itong Christ resurrection, ito po yung the whole structure or framework of Christianity ay nakasalalay po sa Christ resurrection, sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Ang buong struktura, framework
ng Christianity na kasalalay po dyan. Kasi kung walang pagkabuhay na maguli, wala po, walang kabuluhan lahat ng ating ginagawa. Total po, yung mga masasama, bad people, no? And then ikaw ay mabuti, mabait, no? Nananambahan regularly. Eh, yun yan, wala namang pakialam sila, walang panahon sa Diyos, di nagigiusap sa Diyos, walang paniwala. And then ikaw ay may paniwala, ginagawa mo yung tama na natutunan mo, nalaman mo, at pinamumuhay mo, and then pareho lang kayo mamamatay, that's it, wala namang pagkabuhay maguli, di pareho lang. So, yan po yung mahalaga. Paano kang makakatungo na kung walang pagkabuhay na maguli? Alright. So, as I said, the whole structure or framework of Christianity rests upon Christ's resurrection. Now, ang alamin natin ngayon, ano itong Christ's resurrection? According to the Bible. Right? Christ's resurrection, number one, is, ito number one, the cornerstone to the combining form of truth. Ang resurrection ng Panginoon, ito yung cornerstone. Pag sinabi natin cornerstone, ito po yung tinatawag nating napakalaga na dapat nating parang keystone, no? Bato na pinagsasaligan ng lahat, no? Of course, ang Panginoon Yesu Cristo, siya yung rock. So ito yung may ginalaman doon sa cornerstone or foundation, no? Bedrock sa isang salita o kahulugan ng cornerstone. Kaya binanggit naman sa Biblia, hinggil sa Panginoon, no? The cornerstone to the combining form of truth. But be reminded, pag pinag-usapan natin ang resurrection, bahagi po yan actually nung gospel. Okay? Kung walang resurrection, wala akong gospel. But kailangan po natin malaman, maintindihan, palaging tandaan, the person of the gospel is the Lord Jesus Christ. Kaya He died for our sins. And then of course, nung namatay, He was buried. But ang magandang balita, but the third day He rose from the dead. So yun ang bumubuo nung gospel. Kaya tinawag na ito ay gospel na hindi dapat ikahiya ng mga tunay na Kristiyano. Sapagkat ito yung nagbabalita hinggil dun sa person. Na ito ay God manifest in the flesh. Ito ay God in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then in verse 14 ng John chapter 1, made flesh. So sa kanyang pagkakataon tao ay may paliwanag ng Biblia na maraming talata. Ito ulit-ulit ko na rin binibigyan ng emphasis, which is very important to remind the believers, to remind the listeners, baka hindi pa maliwanag sa kanila. One of the reasons why ay nagkatawan tao to condemn, alright, your sin, my sin, and our sins in the flesh. That's Romans chapter 8, na po, verse 3. And then, para sa suffering, through the suffering nung kanyang sa flesh, pagkakataon tao, alright, ay mailapit po madala ang tao sa Diyos. That's 1 Peter 3:18. At yan po ay nakompleto niya. Dinescribe ng mga talata sa Biblia kung paano siya nagsuffer. Kung ano ang naging buhay niya dito during the years na nag-stay siya dito. Kaya ito po ay dapat na-appreciate, pasalamatan ng lahat na tunay na Kristiyano na kailangan dito, balik-balikan mo yan. You have to remember those truths being recorded in the Bible, meditate upon them para palaging fresh ang memory mo, ang heart mo, pakiramdam mo, how He loved you. Gaano ko kamahal ng Panginoon. So, Christ's resurrection, number one, is the cornerstone to the combining form of truth. Pag sinabi natin combining, we're talking about yung keystone, o and then a combining arc. Ito yung arc of truth. Ibig sabihin ito ay pangunahin. Sa bahagi ng gospel, of course, andun yung person. Kasi yung person, yung kumbaga sa kwan, siya yung nagsagawa niyan, ano? Mamatay siya para sa ating kasalanan, di para sa kanyang sarili. He was buried. And then the third day, He rose from the dead. Kaya kung walang pagkabuhay na maguli, wala, useless. Ang preaching, vain. Ang pananampalataya ng sino pa man, walang kabuluhan. Alright, ngayon, makikita natin sa 2 Timothy chapter 2,
verses 7 to 9. Alright, Christ's resurrection is the cornerstone to the combining form of truth. Kasi pag basa ka na ng basa ng Biblia, hindi mo naman ina-appreciate, hindi mo naman pinapaniwalaan yung pagkamabuhay maguli ni Kristo na siya lamang ang namatay para sa ating kasalanan, di walang kabuluhan. Kaya yung pagkabuhay niya maguli, siya po yung nag-shield ng victory. That's why ang victory ay sa pamagitan ng Panginoong Yesu Kristo ayon sa 1 Corinthians 15:57. 2 Timothy chapter 2 verses 7 to 9. Consider what I say. The Lord give thee understanding in all things. Verse 8. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. But my gospel, kasi po sa kanya po ni-reveal. Okay, sa kanya po ni-reveal. At mapapansin naman natin yon dun sa Ephesians chapter 3. Sa kanya po ni-reveal. Ito ay mystery. Sa Old Testament, although merong pasabi ang Panginoon, pero hindi po nila naunawaan. Lubusan. Basta sinulat, record sa Biblia. So yun tawala ng mag-excuse. Basta pamamagitan ng tinatawag nating diligent and faithful na pag-aaral sa Biblia, i-reveal po ng Holy Spirit yun. The only way may i-reveal siya ng Holy Spirit ay sa pamagitan ng iyong attentiveness whenever the Word of God is being preached, endure wholehearted meditation upon the Word of God na ikaw talaga sinesearch mo yung scriptures, alright, John 5.39, ini-study mo talaga, pinapag-aralan with the help of the Holy Spirit na iyo po siya yung teacher. Pag dito, teacher po ang Holy Spirit. And then, purihin natin ang Diyos kasapagkat ay naglagay siya ng mga tao, according to Ephesians chapter 4, na mga tao aalalay sa mga mananampalataya, magpapahayag ng salita ng Diyos until na sila po ay magkaroon kahit paano ng solid na pagkaunawa sa Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Kaya mapapansin natin dito, kaya my gospel kasi ni-reveal kay Paul, right, na hindi po ito alam, hidden po kasi sa mga unang panahon. Alright. So ngayon, ang verse 9 ng 2 Timothy chapter 2, sabi natin ang verse 8 ulit, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Is not bound. Kaya sabi dong Isaiah 55:11, if you remember that, ang salita ko ay hindi po yan mawawalang saysay. Magkakaroon ito ng bunga. It will prosper. So ibig sabihin, hindi po pwedeng ito igapos, talian, para hindi po maging active o gumalaw. Talagang salita ng Diyos. Sa Jeremiah 36, if you remember that, yung Haring Jehoiakim, whenever na ibubuklatin yung scripture, pag may mga bagay na ayaw niyang marinig, may mga tao kasing ganun, di ba? Pag may nangangaral ng salita ng Diyos, bagay na ayaw niyang marinig, tinatakpan marahil yung tenga at ini-ignore lang. Okay, lalo sa panahon natin ngayon, mayroong mga lihim na nasa congregation, ay humahawak ka ng cellphone, iba naman yung inatupag mo na wala dun yung attention dun sa preaching marahil. Alright? Sana walang ganun po, ano? Okay. Wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Walang makakapigil nito, walang makakakontra nito, walang makakawala. Kaya ang ginagawa po ni King Jehoiakim during that time ay kinakat niya yung scripture kasulatan. Kinakat niya at sinusunog. So ang Panginoon, dahil nga yung sinabi niya, the word of God is not bound, so nagpagawa siya muli ng kopya. Yan, no? So yan po yung Panginoon, kaya preserve forever po yung salita niya. Whether we like it or not, ano man ha, mawala man daw ang langit at lupa, sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 35, ang kanyang salita hindi mawawala. Gagawa at gagawa ng parang ng Panginoon para ito maging available sa mga tao upang ang tao ay wala nang ma-excuse to inform the people, the mankind, the sinners, the sinful people. Hinggil po sa kanyang pag-ibig na dala ng ating Panginoon Jesucristo, demonstrated at the cross of Calvary,
And then, of course, na-fulfilled na po yun. Okay, na-fulfilled na po yun. Na he died, he was buried, and the third day he rose from the dead. Now, let's go to Romans 16:25. Romans 16:25. The Christ's resurrection is the cornerstone, all right, to the combining form of the truth. Cornerstone, keystone, foundation, groundwork. Yan po, no, bedrock. Sabi ng Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according, ito na po yung sinasabi natin, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So, yan po, kaya makikita ninyo sa mga sulat ni Apostle Paul, yung revelation binigay ng Panginoon, yan ang pinasulat. Now, we have now the record of that revelation given to Apostle Paul, kaya si Apostle Paul ay special apostles to the Gentile. Hindi po siya kabilang doon sa 12, okay? So, napansin po natin dito. Now, kung titignan natin yung Ephesians chapter 3, ito, saglitan po natin basahin na Ephesians chapter 3 para makita po natin yung sinasabi niya. Ni-reveal po niyan. Colossians chapter 3 o na Ephesians chapter 3. 1 to 8 lang po. 1 to 8. Alright. Ephesians chapter 3, 1 to 8. Dito niya makikita yung kanyang pagpapaliwanag hinggil sa revelation na yan. Na dati may mystery, ang wika nga doon ay according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So hindi po niya ni-reveal noon. Dumating na po yung tamang panahon na ito ay i-reveal. At ang ginamit niya si Apostle Paul, okay, na ito ay laki sa Jewish tradition. Okay, Jewish doctrine, Jewish na paniwala under the law. Under the law. Kaya nung dumating dito ang Panginoong Jesucristo, nagkataon tao, sa ilalim pa ho ng kautusan ay umiiral pa po noon. Siya ho ang magpo-fulfill ng law. Kaya na-fulfill po ang demand ng law kay Kristo. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 3, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you, Gentiles. Pag Gentiles, ito po yung non-Jewish people. Yan, very clear po yung chapter 2 dyan, no? And then, sabi na verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you all. You, Gentiles, binigay kay Pablo ang dispensation of the grace of God, sabi na ito, which is given me to you all. How that by revelation, ito na po yun, he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. In verse 5, which in other ages was not made known unto the sons of men. Yan po, yung tinutukoy niya dun sa Romans 16:25. As it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So ito po mga holy prophets niya, tinutukoy po ito, New Testament prophets. Now in verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. Pinapaliwanag na po yan sa chapter 2 po yan. Kaya kung sa chapter 2 ng Ephesians, makikita ninyo dito, particularly dito, na ang Gentiles, ganito po yung kalagayan. Singit lang po, Ephesians 2:11 and 12. Ito po tayo mga hentil. Hindi kabilang sa bansang Israel, hindi kabilang sa mga pangako, hindi kabilang sa covenant. Wala tayong kinalaman sa giving of the law sa kanila po yan, no? 9:4. Kung gusto niyo mabasa yun, ha? Sulat nyo, 9:4 ng Romans. 9:4 ng Romans. Aral, basahin natin yung Ephesians 2:11. Singit lang natin bago natin tuloy yun. Wherefore, remember that you being in time past Gentiles in the flesh. So, hindi na po sila Gentiles na tinuturing dito dahil naino sila kay Kristo. Bago nila lang na sila. Alright. And then sabi po rito, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision. Ang mga pagtutuli, identified ang mga Hudyo dyan sa kanila po yan in the flesh, made by hands. Verse 12,
Anong dating kalagayan ng hindi ligtas na hintil? Ito yan. Yung dati wala pa kay Kristo, ha? Hindi pa tumanggap kay Kristo at hindi ka pa tinanggap ni Kristo. Kasi dalawa lang po yan. Palagi kong binibigyan ng emphasis yan. No, kailangan make sure na ikaw ay tinanggap ni Kristo. The only way na matanggap ka ni Kristo, kung ina-accept mo siya na God nag-manifest in the flesh. Pinapaniwalaan mo. In other words, and then ina-accept mo yung kanyang pagpapakumbaba, napakaganda kasi matatouch yung heart ng isang tao, no? Napakataas, pero bakit siya nagpakumbaba pa? Kumbaga sa kasarap ng buhay, ang ganda ng kalagayan doon sa langit, sa trono. Pero nakita po niya yung kalagayan ng tao. Nabagbag ang kanyang damdamin. Kasi nagpasya na po, napag-usapan ng Trinity, no? Ay nagpasya na siya, ay bababa rito. So sinugo siya ng Ama. And then of course, pagkatapos na ma-accomplish yung mission, Holy Spirit ang mag-execute upang ang lahat ng mga tumanggap kay Kristo ay tutulungan niyang maintindihan, maunawaan, ma-appreciate at may isapamuhay ang mga bagay na dapat ipamuhay ng bagay na may kinalaman sa buhay Kristiyano, sa bagong nilalang, mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, mga friends ng Panginoon. De sabi dito, nakalagay ng hentil sa laman na hindi pa na-born again, na hindi pa ligtas, wala pa kay Kristo at si Kristo wala pa sa kanya. Ang sabi ng verse 12, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. So hindi kabilang, no, sa bansang Israel, and strangers from the covenants of promise. Walang pag-asa, have no hope, pasinin nyo. And without God in the world. So, yan po yung turing ng Diyos. Yan po yung mga hentil, wala pa kay Kristo, at si Kristo wala pa sa kanila. Hindi pa nila tinanggap ang Panginoon. Kasi, ang paniwala na mulat sa buong mundo, majority, ito yung religion na kung saan gawin mo ito, puro ritual, tradition, alright, and then gawin mo yung mga kautusan para ikaw tanggapin ng Diyos doon sa lang. Hindi po ganun. Sinold na ng Panginoon yun. More than 2,000 years ago. Kaya kung babasahin, magukulang ng pansin ang mga kinaukulang, kaya kailangan ho lahat ng tunay na Kristiyano magkaroon tayo ng burden o naguna sa ating mga mahal sa buhay na gaya ni Cornelius, alright, na kung saan ay nagtanong siya, anong gagawin ko pang maligtas. Very clear yung Biblia. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And then makikita natin, tuloy natin yung verse 12, that at that time you were without Christ. Wala kayong Kristo. Nung nandiyan pa kayo, ha, yung bilang hentil, di pa tinanggap ang Panginoon, kasi sa verse 8 nakita natin doon, by grace you are saved. Alright, sabi niya, and not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Very clear po yun. Ngayon, pinapaliwanagan sila ngayon, ano ba yung dati ninyo? Ito kayo. Alright, ang wika ay without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. That is God's judgment. Wala kang Diyos. Hanggat hindi mo kinikilala ang kanyang bugtong na anak, yung namatay, the one who paid the penalty of our sins sufficiently, hanggat hindi po niya tatanggapin, paniniwalaan yon, then nananatili kang walang Kristo, walang pag-asa, without God in the world. Alright, kahit nabubuhay ka, kahit anong kalagayan mo, okay? Sabi ng verse 13, but now, I want you to notice the phrase, in Christ Jesus. If any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. Mahalaga pong maintindihan po natin yung phrase na in Christ Jesus. Spiritual po yun. Pabautismo ka araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon sa palipat-lipat mo ng religion, no church, eh nain ka lang sa isang local church na hindi naman ho yan ang namatay sa Calvary, na hindi naman ho yan ang nailibing, na hindi naman yan ang nabuhay maguli. Miembro ka lang. Pero not necessarily nakain ka kay Kristo spiritually. Pagkat we must remember yung kanyang sinabi sa John 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Okay?
So, and then, now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. There is power in the blood of the Lord Jesus Christ. And then, ang sabi po dun sa verse 14, for He is our peace, who hath made one, both one, that is the Jews, and hath broken down the middle wall of partition between us. Us kami na mga Hudyo, kayo na mga Gentil. So, pinag-isa sila sa body ni Kristo. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments, inabolish na po yan, kaya huwag na ninyong balik-balikan. Huwag kayong manalig dyan. Ang dapat pananalig kay Kristo. Right? Tanggapin yung ginawa niya. Paniwalaan mo na siya, God nag-manifest in the flesh. Paniwalaan mo na siya lamang ang namatay para sa ating kasalanan. Siya ho yung namatay for our sins. He was buried the third day, He rose from the dead. Kaya yun po yung pag-asa. And He is our peace, who hath made both the Hudyo and the Gentiles one. And hath broken down the middle wall of partitions between us. Kasi yung both ay binanggit doon sa verse 11. And then sabi ng verse 15, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments, contained in ordinances, for to make in himself of twain, yung dalawa, Hudyo tsaka Gentil, one new man, so making peace. O kaya hindi na po kay Kristo talaga ho yan eh, may peace na. Wala na hong kinikilingan diyan. One sila kay Kristo. Tuloy natin yung Ephesians 3. Sa verse 6, that the Gentiles should be followers and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. Verse 7, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me, sabi ni Pablo, by the effectual working of His power. In verse 8, unto me, sabi ni Apostle Paul, who am less than the least of all saints. Pinakamababa. Alright? Kasi si Apostle Pablo, kung ikaw ay mangangaral, nagikinig ka na abutan ito, at ikaw nangangarap din maging pastor balang araw, eh si Pablo, hindi po kakakitaan dito ng paghahambog, pagyayabang, ano? Ako nagsimula nito, ako naghirap nito. Oo, wag mong i-claim yun. Delikado ka dyan. Si Apostle Paul, apostle siya. Meron siyang special revelation. Eh, ito nga, magkikita natin yung Pauline Ephesians. O, ngayon, kaya mo yun. Apostle siya, pero tinuring ang kanyang sarili less than the least of all the saints. Is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of God? Now, tuloy natin ang point number one natin. Christ's resurrection is the cornerstone to the combining form of truth or ark. Alright? Siya po yung pangunahin. No? Na makikita natin kung gaano kalaga kasi walang kabuluhan. Ang pangangaral, pananambahan, pananampalataya, pagtalaga sa salita ng Diyos, kundi naman nabuhay maguli si Kristo. Anong hope mo? So, yan po yung point yan. Then, magigitan natin dito, alright, yung pangalawa. Di lamang po, ang resurrection ay the cornerstone to the combining form of truth. Alright, kasi kung walang resurrection, wala ko, useless. Walang kabuluhan ang lahat. E napakahalaga na sa puso natin ang diwa ng pagkabuhay na maguli kasi may mga mahal sa buhay tayo na hindi paligtas, mga kaibigan, mga ka-close na tao. Ano bang effort ang ating ginagawa? Something of course ang Panginoon nung panahon niya rito, pag siya ho, ang tao nakita niya yung problemang physical tsaka material na physical, ay sinosolve niya para makumbinsi sila na siya yung God na lumalang ng lahat, na siyang Diyos magpapagiring sa lahat. With Him, nothing is impossible. He proven that. Pinatunayan niya yun. And then the same time, nung dumating na po yung punto na unti-unti niya ngayon na ipasok ang salita ng Diyos, kung mababasa ninyo sa John chapter 6, unti-unti nang nag-alis ang mga dati ay interesado lang sa material na bagay. Material na bagay. Bakit? Eh kasi nasaksihan nila yung pagpapakain niya ng libu-libong tao
sa pamagitan ng iilang piraso lang ng pagkain just to demonstrate na siya yung God nag-manifest in the flesh, na naglalang ng lahat, na walang imposible sa kanya, kaso lang hindi nag-show ng interest. John chapter 6, verse 66, nagtalikur na po. Sana, kung ikaw ay totoong tao, na-record na sa Biblia yun. Huwag mong baliwalain yun. Bigyan mo ng time to hear His word. Kasi doon na niya ipaunawa ang most important one na dapat magkaroon ng tao, and that is the new man. Magkaroon ka ng light na kaloob niya, John 10:10, na ito ay eternal light, John 10:28, na yan ay give according to Romans 6:23. Ano yung pangalawa? No po, na may kinalaman sa kanyang resurrection. Number two, the guarantee to faith. The guarantee to faith. Yan ang number two natin. O sa isang salita, warrant to faith. Ito ay security, confirmation, proof. Yan po yung pinapatunayan yan sa pananampalataya. The guarantee to faith. Pansinin natin yung Romans 10, 9-10. What is the use? Naniniwala ka kung hindi naman nabuhay siya maguli. O di walang kabulan ng pananampalataya mo. So yan po yung point. Kaya yung kanyang pagkabuhay na maguli, itong gumagarantya sa pananampalatayang nagkaroon ka after you heard the details of His person, payment na ginawa po niya sa Calvary. Romans 10, 9 and 10. Romans chapter 10, verses 9 and 10. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. And in verse 10, for with the heart, yan po talaga yung tinitignan ng Diyos. Pwede kang magsalita, I believe Jesus, I receive Jesus, but ano talaga yung totoo sa heart, no? Wala kang may tago sa Diyos, wala tayong may tago, wala tayong may lihim. Ang tao, magdidepende lang sa yung sinasabi. Alright, siya yung sinasabi. Pero kung minsan, nako-confuse siya sa action natin. Bakit? Parang hindi nagtutugma yung sinasabi natin, claim natin sa ating ginagawa. O yan. So isipin natin po yan. Kaya yung God, a God is not the author of confusion according to 1 Corinthians 14:33. Kung hindi ang God ang author of confusion, and who does? The devil. Kaya gusto ng devil mag-confuse ang tao na tumitingin sa iyo na nagki-claim na ikaw ay mananampalatay sa Panginoon. Tumanggap kay Kristo, anak ng Diyos, papunta ng langit. Alright. So, ang titignan niya na obserbahin, yung araw-araw nating buhay. Alam nila, pag sila po ay mananampalatay na nagki-claim, ay alam nila sila ay sumasamba. So, saan ka nakikita pag-araw ng pananambahan? Saan ka nakikita pag-araw ng pagtitipon? Marahil sila ay nakapagsamba na ng madaling araw. Maaga pa kaysa dun sa start ng iyong pananambahan. So just think about that, mga kapatid. Hindi ho biro-biro ang buhay Kristiyano. Hindi po laruan ito. Ito'y seryosong business ito ng Panginoon. Para may pakita niya yung difference ng mga anak ng Diyos at mga anak ng devil. Alright? Just remember, 1 John 3:10, there are two families mentioned right there. Alright? Children of the devil and children of God. Alin ka dito belong? Pakiliwanagin mo nga ang iyong claim. Anak ka ba ng Diyos? How could you prove that? Do you have any documents to show that? Halimbawa na lang dito sa buhay natin dito sa mundo. Anak ako ni so and so, meron ka bang magpapatunay na dokumento na ikaw ay anak ng sinasabi mo? Ano ang katibayan? So the same is true. Any person na nagkiklaim na siya ay anak ng Diyos, prove it, show it. Where did you find that in the Bible? Kasi ang Word of God, documents ito, patutuo ito, record, sabi nga ng 1 John chapter 5:11. And this is the record that God had given unto us eternal life, and this life is in His Son.
Wala, hindi mo matatagpuan ang eternal life. Alright? Pasukin mo na lahat ng reliyon. Whether yang ang pangalan ng reliyon ay hinango sa Biblia, tapos kiklaim nila sila yun. Machi-check mo po yun. Alright, ulitin natin sa verse 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kailangan ho magkatugma yun. Kung anong nasa heart, lalabas sa bibig, ko-confess mo yun. Sasabihin mo yun. O ito ay maisip natin agad, matandaan natin agad, sabi ng Panginoon doon sa kanyang rebuking statement niya, ang mga tao nito, malapit ang kanilang bibig sa akin. Nagsasabing mahal ako, pero di naman nila ginagawa yung aking sinasabi. So, ibig sabihin yung heart, malayo. Bibig, puro God, Lord, hola, hallelujah, praise the Lord, salamat po, Lord. Yung maganon ba? Pero how about our heart? Kasi kung totoo ka, whether we like it or not, paniwalaan ka man ng ibang tao, kasi palagi mong binabanggit at nakikita sa action, kasi sabi nga ni Apostle Paul, eh kayo yung mga epistles binabasa ng tao. Eh, para ikaw may dala ng sabi natin na tarpaulin, na merong, signboard, etc. O nababasa nila kung ano yung dala mo. Ganun lang po yun. Kasi sana naintindihan natin. Pero ang maganda rito, yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon, the Christ resurrection is the guarantee to faith. So without resurrection, your faith, my faith, our faith, man's faith, vain lang yun po, walang kabuluhan. Kaya sabi ho ng Proverbs chapter 4 verse 23, Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kung Tagalogin natin yung Proverbs 4:23, ingatan ang iyong puso ng may buong pagsisikap, sapagkat nagmumula rito ang mga daloy ng buhay. Ang sarap na po. Kaya mahalaga po, yung heart mo, bantayan mo palagi. Ito ba talaga ay napipid, nag-aak, namumuhay ng ayon sa instruction nung tatay natin sa langit? Ayon sa instruction nung Lord natin, yun ang master natin. Siya yung dapat masunod, hindi tayo. Hindi pwedeng masunod yung kaibigan mo, mahal sa buhay, whoever they are, more than sa pagsunod sa Panginoon. He must be the master, the Lord of our lives. Kasi, yun ang profession natin. The very reason why, no, boldly sinasabi natin, tinanggap ko ang Panginoon, katutuwa ko ng langit. Alright, so ang Panginoon, He knows the heart. Ngayon, tingnan natin ang note ko dyan. Oh. Meron akong note dyan sa ilalim ngayon, Proverbs 4:23. My note is, yung statement na ating makikita dyan sa Proverbs 4:23, yan ang one of the greatest admonitions in the Bible. Yung statement dyan. So, pagkatanda ninyo, ah, you have to memorize that. Proverbs 4:23. Kasi, out of the heart, yun ang issues ng buhay mo. Lalabas at lalabas kung anong nasa heart mo. Sabi mo, mahal mo ang Panginoon. And then, meron kayong tipanan. Kaya, simple ng illustration. Halimbawa, may tipanan kayo na magkita kasi meron daw siyang sasabihin sa'yo na mahalaga. At pangalawa, meron siyang ipakakain sa'yo. Pangatlo, may paaalala sa'yo. Pangapat, meron siyang iririgalo sa'yo. Eh, binaliwala mo yun. Pero sabi mo, mahal mo siya. At hindi mo naman pwedeng ma-question na hindi kanya mahal. Bakit? Binayaran nga yung utang mo eh. Alright, binigyan nga tayo ng panahon eh. Bakit nung time na yon, sino ang mas inuna mo na bigyan pansin at attention? Tayo sasagot nun. Tayo. Kung guilty tayo, confess. Ganun lang kasimple yon. Then babalik ang fellowship. Yan po yung sinasabi ng 1 John 1:9. Pag kinongfess mo, marirestore yung fellowship, edi ang ganda, ma-enjoy mo.
may fellowship ng Panginoon. Kaya yung question, na-enjoy ba talaga ng tunay na nagsasabi na siya'y anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, yung fellowship ng Panginoon o hindi? Or mas enjoy niya yung fellowship ng mga taga-mundo? Mga kapatid, palaisipan, question sa ating lahat. Para ma-check po natin yung everyday life natin, testimony. Sinong mas gusto mong ka-fellowship? Ano na ang nangyari doon sa tipanan ninyo na mag-meet kayo ng Panginoon? Spiritually, sa panig ng mga Kristiyano, yung mga pagtitipon. Mga kapatid, paalala sa ito. Bilang lingkod ng Diyos, with all my heart, kasi gagawin mo yun para sa Panginoon, hindi para sa akin. Hindi para sa kanino pa man. Kailangan make sure ang bagay na ginagawa natin ay para sa Kanya. I don't care kung yan i-appreciate ng tao o hindi. Alright? I don't care. I don't care kung matitisod yung tao o hindi. Ang iintinding ko, yung damdamin ng aking Panginoon, yung damdamin ng aking Savior, yung damdamin ng aking tatay, yung kanyang kalooban, kasi balang araw ay magsasama na kami forever. Actual yung Kristiyano, nakaupo na sa sangkalangitan, spiritually. So, ito yung note ko. One of the greatest admonitions in the Bible, the central focus of the eyes, ears, and heart, kailangan mo mas pure, dito po sa pure word of God. Bakit? Kasi yan po yung purest source for spiritual, mental, emotional, and physical earth, o physical health. Kaya makikita mo sa Proverbs 3, 1 and 2, may promise po yan kahit paano ng paghaba ng buhay. May increase man. Alright? Hindi naman na ibig siya, gusto ko na maging 200 years old. Wala naman. Kasi binigay na nilatag na ng Panginoon yung average 70. Alright? Kung sampas ka na 70, bonus na yun, no? So, yan po yung ating makikita. Check nyo, Proverbs 3 verses 1 and 2, Proverbs 4 verse 10. Ulitin ko, Proverbs 3 verses 1 and 2, Proverbs 4 verse 10. Ito yung makikita. Napakasarap. Pagbulay-bulay ninyo, Proverbs 4:23. So, ano itong resurrection ng Panginoon? Ito, number one, the cornerstone to the combining form of truth. Number two, the guarantee to faith. Kasi kung walang pagkabuhay, gaya ng binasa natin kanina, walang kabulahan ang preaching, walang kabulahan ang pananampalataya. Number three. Kikita po natin sa 1 Corinthians 15 verse 3 and 4. Ano yung number three natin? Okay? So, basahin muna natin ang 1 Corinthians 15, 3, and 4. Ang sabi ng Bible in 1 Corinthians 15 verses 3 and 4. Sabi na Apostle Paul, "For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures," plural, "and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures." Eh, wala ka ho, pwedeng matanggihan dito, di ka makatakbo rito. Kasi documented na po yan, recorded na yan, written na yan. Kaya always remember John 12:48. Okay, kailangan wag mong i-reject ang may salita dyan. Wag mong i-reject yung namatay para sa iyong kasalanan. Huwag mong i-reject yung nailibing ngunit nabuhay maguli para sa atin. Huwag mong i-reject yung sinasabi niya. Yung salita niya na i-record niya, lalong-lalo na ang patungkol sa kanya. Huwag mong baliwalayin yun. Huwag mong ignore yun. Huwag mong maliitin. Huwag mong ilagay ang anumang bagay sa buhay mo, everything above ng Panginoon na yan. Huwag na huwag. Dangerous yan. Kasi sabi ng Panginoon ang magre-reject sa akin at magre-reject ng aking salita, merong isang hahatol sa kanila, mga salita ko na sinalita ko. Mahirap po yan. That's why very important ito, naka-record, according to the Scriptures, plural, according to the Scriptures, sinulit. So, uulitin natin, 1 Corinthians 15, 3 and 4, "For I delivered unto you first of all, that which I also received,
how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Ano ang number three natin? May kinalaman sa resurrection. So yung number one, resurrection is the cornerstone to the combining form of truth. Number two, the guarantee to faith. And number three, the heart of the gospel. Siya yung pumpuso ng ebanghelyo. The heart of the gospel. Kaya makikita natin, no? Heart of the gospel. Kasi kung wala nga naman, wala nga kabulon lahat ng pinagagawa natin dito. Alright? Namatay ka, kakain ka rito, nagpalaki ka, nagpagaganda, nagpapogi. Alright, nag-aral everything, napuntahan mo na ibang lugar, mamamatay ka lang. Ang question doon, saan ka pupunta? Hindi mo na pwede kung hindi ka naniwala rester, saan ka pupunta? Sa langit? O ang gumagarantya ng pagpunta ng langit, yung heart ng pagkabuhay maguli. Without the resurrection, paano kang pupunta doon? Mamamatay ka bukas o ililibing ka, saan napunta yung kaluluwa mo? So ito po, 2 Timothy 1 verses 7 to 10. 2 Timothy 1 verses 7 to 10. This is what the Bible says. For God hath not given us the spirit of fear. Yan, referring sa mga believers, sabi na Apostle Paul, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan. So anong dapat may katakot? Ito, panahon ng COVID. No, COVID. Coronavirus. Minsan nagugulo na ko rito ng kung ano-ano. Coronavirus na lang. O yan po yan, no? Then, God hath not given us the spirit of fear. Anong binigay? But of power. Pangalawa. And of love. Pangatlo. A sound mind. Yan po yung binigay. Hindi po yung spirit of fear. Kaya ang Kristiyano, wala hong dapat ipangamba, ikatakot sa situation na kung saan ay ating nararanasan ngayon. Nararanasan ng buong mundo. Hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan. Bakit? God is in your side. God is in you. God is with you. And He is committed and promised that He will never leave us nor forsake us. Ayan po yung ating Panginoon kung kilala mo talaga. Kung wala ka dapat pangambahan, huwag kang makipag-away sa mga material things. Kung nalampasan ka ng relief, huwag kang magwala. Huwag kang magmura. Okay? Huwag kang makipagpatayan. Kasi ang paraan ng Panginoon ng mission ay na-strength ka. Malay mo, halimbawa, hinayaan niyang hindi ka makakain ng buong mag-araw, ay di nakatulong sa mga organs natin. Nakapahinga yung digestive system. Eh kung wala, tuloy-tuloy naman yung pagtatrabaho niyan, kaya yung mga tao nagko-collapse. Humihina yung immune system. No? Then yan po yun. No? Tatuloy natin. 2 Timothy 1, verse 7, and then verse 8. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me His prisoner, but be thou partakers of the afflictions of the gospel according to the power of God. Kaya huwag natin ikahiya yung patotoo ng Panginoon. Ano yung patotoo ng Panginoon? Ito. The Bible. Nakasulat na ang kanyang testimony diyan. Nakasulat na kung anong ginawa niya at kung sino siya at kung ano ang hangarin niya. Kasi ang pangarap niya makasama natin siya forever in heavenly places. Balang araw, iwanan natin ang body na ito. Sayon siya gusto mo. Ikaw man ang pinakamayaman. O ito. Diba, itong COVID na ito, ang dami na niyang nabiktima. Mga professional, mga doktor yan. Doktor, anong pinag-aralan nila yan? Tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Then why did they die? Why did they die? Kasi yun talaga yung nakatakda sa tao, mamatay. Pangalawa, para makuha yung atensyon ng tao, na hindi ko mo ikaw ang pinakamagaling na doktor, hindi po natin minamaliit yung kanilang serbisyo, we salute them. Actually, ay pinagpipray natin ang mga nasa frontliners. Nasa panganib pong kanilang kalagayan. Ang kailangan po magawa natin, mga mananampalatay, naniwala sa Diyos, pagpray natin sila. Siya nadagdagan ng Panginoon ang kanyang covering sa kanila
para hindi na sila maapektuhan. Para may sagawa po nila ang pagkakawang gawa. Alright? Pagtulong sa mga may karamdaman. Iyan po ang tinitignan ng Diyos sa mga heart ng mga Kristiyano. Are you praying for them? Are you praying for our president and down to the barangay level? Kung hindi mo ginagawa ang totoo yun, wala kang reason to complain. Kasi yung unang bagay din nakita ng Diyos sa'yo. Hindi ka magko-complain, kundi mananalain ka lang. Kahit paano, nakaka-rouse ka pa rin, nakakain ka lang ng misan sa isang araw, during the duration, no? Itong lockdown na ito, itong enhanced community quarantine. So, kung loloobin ng Diyos, hanggang sa April 30, buhay ka pa, o yan, gusto na, pwede ka naman pumanaw, mamatay, kahit na ikaw ay palaging busog, nakakatulog ng mahimbing, nakakapasyal, nabibili mo yung gusto mo, pwede kang mamatay na walang problema. That is God showing ng kanyang mightiness. You cannot question God. Ang mahalaga po rito is to believe what He said. And then claim o pamuhay natin. Yung po yung masayang buhay. Ano man ang sitwasyon mo, nagsasaya ka sa Panginoon, umaawit ka. Binibigyan mo ngayon ng kahalagahan yung kanyang love letter, yung kanyang salita. Kapatid, Kristiyano, nakikinig. This is very, very important sa life natin. We have to check yung kalagayan ng ating puso. We have to observe yung ating mga activities. We have to think deeply about our priorities, mga plan and intention. May bahagi ba ang Diyos nito? Sa biyayang iyong naiipon, nalilikom, meron ka bang inisip sa mga biyaya na yan para sa gawain ng Panginoon? Para sa mga kaluluwa na di paligtas? Paano sila maabutan? How could we effectively reach them out if ang mga professing Christians unconcerned, walang burden, walang desire, kundi ang umiiral ay yung self, ako, ako, kami, ako, ako. Mga kapatid, siguro time to revive or renew that thought. Yung line of thinking ng ganon. Sa ating lahat po yan ang umusap. Wherever you are na ikaw nakikinig at nagbigay ng time dito, huwag mo tayong masaktan kung ito ay nagbigay sa atin ng realization to think about our life as Christian. To think about our highest relationship with the Lord. Ang relationship natin sa ating mga mahal sa buhay, temporary lang yan. Relationship natin sa ating mga friends, whoever they are, temporary lang yan. But ang relationship ng tunay na Kristiyano, forever. Wala nang pwedeng magsak ka dyan. Walang pwedeng pumutol dyan. Wala. Sapagkat eternal ang relationship dyan. That's why we have the Holy Spirit para masubaybayan ang ating life. Para paalalahanan tayo pag tayo nakakalimot. Turuan tayo pag tayo nagkukulang ng kaalaman. Ang hinahanap lang niya doon, interesado ka ba? Do you have the desire to learn? Then, ang Holy Spirit, tuturuan ka niya sa pamagitan ng isang aklat na binigay ng Diyos. At ito ang Biblia. Kaya sabi nung verse 8, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God." Verse 9, bakit ano bang ginawa niya? Bakit kailangan tayo hindi mahiya? Bakit kailangan tayo ay kailangan ay huwag natin ikahiya? Willing tayong masaktan. Willing tayong bastusin. Willing tayong i-reject. Ganun lang yan eh. Yan ang afflictions ng gospel kasi pinamumuhay mo ang ebanghelyo. Binabalita mo ang ebanghelyo. Priority sa life mo. Niligtas ka na, yan ang sabi ng verse 9. Who had saved us, past tense. And called us with unholy calling. Ang calling natin sa Panginoon bilang ligtas, hindi po pangkaraniwan ito, kapatid. Hindi.
Ang calling po natin yan, ang highest calling, dahil nanggaling sa langit, taga-langit ang tumawag sa atin. Pero ang unang ginawa niya ay mamatay muna, bayaran niya muna yung kabayaran ng ating kasalanan na is supposed to be eternal yan talaga sa hell. But he paid already the price. Ang guarantee, the heart ng gospel, he rose from the dead. Kaya makikita natin dito, niligtas tayo, tinawag tayo with an holy calling, not according to our works. Pag ating works, kumisyon, ang dami ko nang nagawa, ang dami ko nang accomplishment, aro, maraming mga ganun eh. Pinagyayabang yung mga accomplishment, marami na kaming gawain, marami na, hindi, wag mong, hindi iyo yun. Kung ano mga description ng mga gawain na yan, mga kapatid, ay isipin po natin with all humility, mga bagay na kumisyon, nakiklaim natin, na totoo lang naman sa Panginoon yun. Kaya kung hindi siya, kung di ka nilagay doon, magagawa mo ba yun? Eh, king Kapampangan, eh ka magparatot. Okay, so ito po yun. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Kaya yung ebanghelyo po, kailangan ma-master mo ito. Palaging fresh sa iyong memory. Para ito'y may kwento mo sa kaibigan mo. May bahagi mo sa mahal mo sa buhay hanggat may opportunity. Very clear naman yung Galatians 6:10. Kaya mga kapatid, just think about itong tatlo na ito. Ang pagkabuhay maguli ng ating Panginoon, yan po yung cornerstone. Cornerstone. The foundation. The bedrock, the groundwork ng pagkabuhay na maguli to the combining form of the truth. Pangalawa, ito yung gumagarantya sa pananampalataya. Kasi kung walang pagkabuhay na maguli, sabi ni Paul, vain. And then, pangatlo, dito yung heart of the gospel. Puso ng ebanghelyo. Kaya tinitignan ng Panginoon yung heart natin. Meron ka bang heart? Propagation ng gospel. Meron ka bang heart to herald the gospel in the regions beyond? May burden ka ba? Ako nananawagan sa mga kapatid na be-bless kayo materially. Yung mga nandun, sa ibang bansa, kung saan ka man. Sa Australia, wherever you are. Kung saan. Okay? Saan ka man. Bini-bless ka ng Panginoon na material things probably. Buhay. Blessing. Anong ginagawa mo sa mga blessing na yan? Naglalaang ka ba sa mga blessing na yan on the regular basis? Para naman yung church maaaring ginamit ng Diyos sa iyo, nagpipray sa iyo ng walang sawa, may burden, may responsibility, may work na inatang ang Panginoon sa kanilang balikat para i-reach out sa mga tao in the regions beyond, para gawin ng marami pang bagay hanggat may opportunity, meron ka bang bahagi dun? Nagagawa mo ba? Iniisip mo ba yan? Isa sa mga priorities mo? Sapagkat hindi ka naligtas without the gospel. Hindi umabot ang gospel sa iyo kung hindi gumamit ang tao ng tao, ng Diyos ang tao, ng tao. Kaya you have to appreciate, bigay mo lahat ng glory, pasasalamat sa Diyos, because He used so and so, He used somebody para may balita sa iyo, kasi hindi sila nahihiya na patutuhanan ng testimonyo ng Panginoon. Hindi sila nahihiya na ipangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Romans 1:16. Kaya heart of the gospel. Kaya kung may heart ka para sa mga kaluluwa hindi paligtas, marahil, malay mo, mahal mo sa buhay, ma-reach out ng somebody na talagang ito willing na talagang ibalita yung good news sa pamagitan ng you good heart. Kasi tinitignan ng Panginoon ang mga heart natin, tayo mga Kristiyano. Pero ba tayong burden? O tinitipid mo yung Panginoon? Pagdating sa Panginoon, kuripot tayo. Ito po. So, pag-isipan natin lahat to with all humility. God is so gracious and merciful, forgiving Lord.
Huwag kang magatubili kapatid. Lapitan mo lang. Willing tayong pag-i-pakorek. Then after correction, instruction yung susunod nun. Bigyan mo tayo may salita ng Diyos. Nasa iyo si Kristo ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Kaya nakasubaybay ka ng pag-ibig ng Diyos every moment of your life. Kaya safe ka pa. Blessed ka, may lakas ka, nakakagising ka pa, nakakalakad, nakaka-travel. Hindi mo ba nabibilang yan? Count your blessings, name them one by one. Kasi sa Panginoon yun. Forget mo na yung pagkukulang. Yung mga failures in the past. Huwag mo nang intindihin yun. Ilapit mo sa Diyos. Gracious siya. Forgiving siya. Loving, caring. Ganun lang kasimple yun. Walang perfecto sa atin. But kailangan nag-strive tayo. Patuloy na gawin yung kanyang kalooban. Sa abot ng kakayahan, the capability na binibigay ng Diyos, ikawitin natin para sa Kanya. Alright, pupunta po tayo sa last. Ganun lang. Lahat po tayo. Salita ng Diyos, lahat para sa ating lahat yun. Kung tumama sa akin, so be it. I have to confess. Ask forgiveness. Tatanggapin ko yung correction. Pang-apat, dito tayo maglalas muna kasi hinati po natin to. Mamaya, yung nananatili, yung na hindi pa matalakay nga. Ang pang-apat, what Christ's resurrection is. Number four, the ground of hope. The ground of hope. The ground of hope. Ito yung pang-apat. Saligan ng pag-asa. Saligan ng pag-asa. The basis, the reason ng pag-asa. Walang pag-asa kung walang resurrection ni Kristo. Wala. Hanggang dito lang ang pag-asa mo. Kaya pag nakikita sa araw-araw nating buhay, ano ba talaga ang priority mo sa life? Ano ba talaga ang pinapangarap mo habang nabubuhay ka dito sa lupa? Ano yun? Makipag-compete ka? Maraming ganong spirit eh. Nakikipag-compete. Alam mo, ang nagtutulak sa competition, the spirit of competition, no, sa isang banda, no, yung makasarili ba, yung selfish competition yan, ha? Yung parang gusto mo ay maangat pa kaysa sa iba, makita ng iba, ikaw ang nasa taas. Meron mga ganong klaseng spirit eh. Meron yun. Ang hangarin mo ay maging top-notcher ka, kumbaga sa kwan, ano. Ang hangarin mo ay ikaw ang mapansin ng marami, kundi man lahat. Ang hangarin mo ay ikaw ang bukang bibig ng maraming tao. Ang hangarin mo ay talaga ikaw ay parang gagawin na ngayon ng maliit na Diyos-Diyosan. Kaya kumisan ay nade-develop yung kind of attitude, spirit, ay yung bang parang kang dino-Diyos na. Pag narinig ang pangalan mo, etc., ay dahil doon sa sinasabi mo na umangat na yung buhay mo, nasa maganda kasi palaging ako, ako, kung hindi ako, ako, ganyan, no? Ay delikado po yun. Very dangerous spirit. Very dangerous. Kasi very clear yung statement ng Panginoon, ang nagmamataas, binabagsak yan. Kailan, paano, I don't know. Kung sa harap man ng tao di nakita yon sa judgment seat of Christ, yan po yung ating kakaharapin. Kailangan palagi po natin maunawaan, ma-appreciate. Ngayon, naintindihan natin yung kahulugan ng resurrection. Ano ba yan? Ito, pang-apat, the ground of hope. 1 Thessalonians 4, 13 and 14. 1 Thessalonians 4, 13 and 14. This is what the Bible says, 1 Thessalonians 4, 13 and 14. Verse 13, kapatid, kayo po nagikinig, maraming salamat po sa prayer nyo para sa inyong lingkod, prayer nyo para sa paghahayag ng salita ng Diyos, prayer nyo na sana may ma-enlighten, maligtas, prayer nyo na sana ito ay magiging blessing sa mga taga-subaybay. Thank you very much po. God bless you. So, 1 Thessalonians 4, 13, 14, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Kaya yan po yung basis, the ground, no po, nung pagkabuhay na maguli.
ng pag-asa. Yan po yan. The ground, the saligan, the basis, the very reason ng pag-asa. Kung wala yan, walang pag-asa. Bakit? Eh, mamamatay ka lang eh. Para-pareho lang. Eh kaso, ang advantage mo bilang mananampalataya, yung bubuhayin ka ng Panginoon. And then, God bring with Him. Right? Sleep in Jesus will God bring with Him. Romans 8:22-25. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Kaka-problema, di ba? Situation. Lahat na lang. Right? Maayos yung lupa, magigiba. Maayos yung bahay, yung construction, magigiba. Nadi-displace, namawala. No? Talagang magulo, ibig sabihin. Tatrabel, lahat yung dumadaing. Walang permanente dito sa lupa. Wala. Marami akong alam na nasaksihan sa mga previous years. Talagang pinaghirapan. Pinagpaguran. Nag-abroad. Nagtayo sila ng mga magagandang bahay. Bumili ng maraming ari-arian. Eh nung dumating yung mga pinatubo, wipe out lahat. Tinabunan. So, message ng Diyos na hindi nakukuha ng maraming tao. Kaya lahat po ng mga bagay dito, hindi makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, di-destroy lang po ng Diyos yun. Kailan niya, I don't know. Maybe pag wala ka na, doon sa iniwanan mo, hindi ko alam. Pero nangyayari, kasi very clear naman yung Biblia, for we know the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, sa verse 23, but ourselves also. Diba? Kakaroon din naman tayo ng mga bagabag, mga pain sa buhay, alright, problema, suliranin. Pareho din naman tayo. Habang nandito tayo sa body, habang nandito tayo sa earth, no? Which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves. Dumadaing. Ano po yung inihintay natin? Ito yun. Waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Yan po yung inihintay ng mga tunay na Kristiyano kasi ang inaabangan niya with so excitement, may excitement, ay ang redemption ng kanyang body na ito ngayon, yung kasalukuyan. Yung nahahawakan mo, pinapaliguan mo everyday. Pinapakain natin everyday. Eh yan ay bulok. Nagkakasakit yan, nangihina yan, nanglulupay pa yan. And then eventually, mamamatay yan. Pero paano mariridim yung body na yan? Pagbalik ng Panginoon, bubuhayin niya, may ipapalit sa body na yan. Para ma-enjoy mo forever with the Lord, yung ibibigay niyang bagong katawan. So yan yun, kailangan excited tayo pagbabalik ng Panginoon. Yan ang inaabangan natin to make sure na habang inaabangan natin yung ating Panginoon sa kanyang pangakong babalik, ay busy tayong ginagawa yung kanyang kalooban. Hinahanda natin yung ating sarili. Parang pag may mahal ka sa buhay, talagang mahal-mahal mo. Halimbawa, tatay mo. Eh siya yung breadwinner. Siya lahat ng source ng kabuhayan ninyo ngayon. Nakakapag-aral ka dahil dun sa ganong pagpapagod, pagpapagal ng mahal sa buhay. Eh matagal na panahon wala siya. Nangako na. O babalik na ako sa katapusan. O di excited ka na, sana makita kong maayos ang buhay ninyo. Sana maayos ang bahay, etc. Ganun, pag-aaral ninyo. So, anong gagawin mo? Maghahanda ka o hindi? Gagawin mo o hindi? Ang preparasyon. Gagawin. O dito lang yan. Much more itong Panginoon na ang kabayaran na walang hanggan parusa ng ating kasalanan na paglisan natin sa body, that would be the beginning of eternal punishment, eternal burning, eternal destruction in hell forever and ever. Kung ang tao i-reject niya the one, the person who died for our sin and the payment, then you will be the one to pay the penalty of your sin in hell. Because you rejected the person, the Savior. You rejected the payment para hindi na ikaw magbayad
So, ganun lang po kasimple yun. Then, tuloy po natin ang basa. Alright? Very clear. Waiting for the adoption to wit the redemption of our body, for we are saved by hope. Ang pag-asa natin yun. Yung redemption of our body, settled na po yun. Naka-promise na yun. Period na nilagay ng Diyos yan. Wala nang pwedeng magbura dun sa period. Wala nang pwedeng magdugtong dun. Siya lamang, dahil binigay niya yung seal sa pamagitan ng Holy Spirit to make sure na ikaw ay property ng Diyos, to make sure you are being guided every day in your life, to make sure na ikaw ay natuturuan ng tama ng salita ng Diyos, you make sure na ikaw ay nako-comfort sa time na ikaw ay sorrowful. Ano po yun? E mapapansin natin, for we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. Ay, hindi yung pag-asa. Pag-asa mo ba na darating ang araw, kahit na ikaw nangihina, tumatanda, umisyon ay sikli, pero buhay ka pa rin? Yung redemption ng body mo, excited ka ba? Yan ba yung hinihintay-hintay mo? Eh alam mo kung kailang gagawin, pagbalik ng Panginoon. Yung utang mo ngayon, o yung problema mo, gustong bilhin. Pinangako ng tatay, pagdating ko dyan, akong bahala. O ano, excited ka ba? Magiging masaya? Ngayon lang po kasimple yun. Ito tayo Kristiyano, pang-eternal usapan dito. We are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? Verse 25, but if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Kaya kailangan po ang patience na lahat ng Kristiyano. Bakit? Hinihintay mo pa yung hindi mo pa nakikita. Parang yung sinasabi ko, tatay mo, denying mong problema mo. Sabi niya, pagdating ko, ako, pagdating niya, ako ang bahala. Solve yan. Ako ang bahala. O hindi ka ba masaya? Hindi ka ba excited? Kaya bawat sandali, halimbawa, ang pagdating niya ay 20 days na lang. So, 20 days na lang. Umabot ang bukas, oy, 90 days na lang, 19. Umabot na naman ng other day, oy, 18 days na lang, malapit na si tatay. Dapat ganun po ang ka-excite. Ka-excited ng isang Kristiyano. Patiently, hintayin mong Panginoon. Sa araw-araw, di ka naman pinabayaan, di ba? Sa araw-araw, patuloy kang binubuhay, buhay ka pa. Sa araw-araw, may opportunity kong makinig ngayon. Nakapag-aral tayo, nakapagbasa ng Biblia, nakapanalangin. Amen? So ito po yung ating magkikita rito. Napakasarap. But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Another, 2 Timothy chapter 4, 7 to 8. 2 Timothy 4, 7 to 8. Ang sarap nito. Ang sarap nito. Yung resurrection ng Panginoon, the ground of hope. Kasi ang pag-asa, yung namamag-asa tayo na sana mawawala na tayo sa ganitong situation, di ba ganun? Right? Na sana makabalik ng trabaho si tatay, si kuya. Ayan. Na sana ay mapasyalan ko na yung gusto kong pasyalan. Matagal ko na pinaplano. Lalong maganda sana ang plano, no? Desire. Sana makapagsamba na ako regularly. Amen? Sana makapagsamba na ako regularly. Sana hindi ko na mamimiss ang mga pagsamba. Right? Sunday morning, Sunday evening, and then prayer service. Sana hindi ko mamimiss yung Sunday school. Dahil marami akong matutunan dito. Sana makafellowship ko yung aking mga kapatid sa Panginoon. Sana ay masamba ko palagi, mabigyan ko ng kasiyahan ang Panginoon na nagligtas sa akin. Ang Panginoon na nagbigay ng gift of eternal life sa akin. Ang Panginoon na nag-registered ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Ang Panginoon na sasalubong sa akin in the air para mamit ako. Sana mag-ganun ngayon ang laman ng ating isip, puso. Walang dahilan para hindi ka magiging masaya sa Kanya. Walang dahilan para hindi ka magkakaroon ng burden para sa mga kaluluwa. Walang dahilan para ikaw ay magmaramot, para mag-share ng biyaya mo, para naman at least, alright, at least, lalo nating magawa more and more, reaching out the people in the regions beyond. Okay, anong sabi ng 2 Timothy 4, verses 7 to 8? I have fought a good fight, sabi ni Paul. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also
that love his appearing. Have you noticed that? Ang hinahanap ng Panginoon ay patiently hintayin mo. Kasi ang pag-asa mo, yung redemption ng ating body. Ilan sa atin marahil ay palaging may sakit, may karamdaman. May problema sa iba't ibang paraan. Sa iba't ibang angulo ng buhay natin. Pero meron akong note dito. Ang note natin, may kinalaman 2 Timothy 4:7-8. As Paul emphasized, he fought a good fight, finished the course, kept the faith. Kaya ang assurance ni Paul, pagbalik ng Panginoon, pag magkita sila, right, darating, haharap sa judgment seat of Christ, alam ni Paul na siya ay magkakaroon ng crown of righteousness. Kasi bibigay, sabi dito, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Pero may last part yung verse 7. And not to me only. Okay? Hindi lang sa akin, sabi ni Paul. And then, sino pa Paul ang bibigyan ng crown of righteousness? Nilatagbo na yung ginawa mo, you fought a good fight, you finished your course, you kept the faith. Sino yun? But unto all them also that love is appearing. Maging ganun din sa mga nagmamahal sa kanyang pagbabalik. Kapatid, makikita sa araw-araw mong buhay yung realidad, the truthfulness of your claim that you are waiting for the rapture coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, hindi ka mag-feel na mahalin siya. Mahalin ang kanyang salita unang-una. Mahalin ang kanyang kalooban pabuhay mo. Mahalin ang kanyang gawain. Get involved. Mag-participate ka dyan. Kailangan ay maranasan mo rin yung afflictions of the gospel. Yung isubo mo na, ibabahagi mo pa. Okay? May panahon na pakikinabangan mo sa isang opportunity o sa isang schedule, binigay mo sa Panginoon. Ganun lang po yun. Kasi ang Holy Spirit naman maglilid po sa atin. Kaya nga itong note ko, the crown of righteousness, kailan may re-reward ito? Will be rewarded at judgment of Christ. Will be rewarded at the judgment seat of Christ. Kanino? To the true believers in Christ. Sino yung mga true believers in Christ? Who love His appearing. Iyan po yung greatest doctrine of the scripture. The second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya kapatid, patiently hintayin mo. Kaya ganito na lamang pong statement sa Titus 2.13, the last verse. Titus 2.13. Ganito ka ba? Ganito ba tayo bilang nagki-claim ng mga Kristiyano, anak ng Diyos, na naghihintay sa rapture? Yung pagbabalik ng Panginoon. Imagine, di mo na-imagine, mag-meet ka in the air. Hindi kayo mag-meet sa wall. Hindi kayo mag-meet wherever na paborito mong place. Okay? Hindi kayo mag-meet doon, sa air. Air, sasalubungin ka doon. Pero ang pagsalubong mo doon, ay meron ka ng glorious body. Meron ka ng incorruptible body. Meron ka ng immortal body na hindi na mamamatay. Hindi na magugutom, hindi na magkakasakit. Alright? Hindi na malulungkot. Yan ang description ng Panginoon sa body na ibibigay sa atin. And then mamimit mo na siya. At yan makikita mo na doon, so we will be with the Lord forever. Makakaharap mo na siya face to face. 1 John chapter 3. Titus 2:13. Dapat ganito po yung ating palaging in-exercise sa buhay natin. Patiently, joyfully, thankfully, humbly, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God in our Savior, Jesus Christ. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God in our Savior, Jesus Christ. Are you looking for that blessed hope? The glorious appearing. Sapagkat glorious appearing
makakaharap lang tayo with glorious body na yan po ay isinasaad sa Philippians 3. Mga kapatid, isipin po natin ng malalim ito taw sa puso. Pagbulay-bulay natin yung ating mga failures in the past, mga negligence in the past, yung maling priorities in the past, yung ating pagdadamot sa time, sa mga resources na pinagkakatiwala ng Diyos para naman sa kanyang gawain, sa mga kaluluwa, para magsama-sama tayo. Just be reminded, Galatians 6:10. Ang Biblia very clear, ang concern natin sa top doon sa laman ng Galatians 6:10, as we have therefore opportunity, let us, sino yung us na yun? Sa bandang baba, kalawang bahagi ng Galatians 6:10. Alright? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Unto all men because He died for all. He tasted death for every man. Very clear po, yung sinabi ng Hebrews 2:9. Kaya mga kapatid, itong kailangan po natin. Kaya nga sabi ng Galatians 6:10, habang may opportunity, pag mahina ka na, incapable ka na, paralyzed ka na, patay ka na, wala ka ng opportunity. Hanggat meron, and you are being blessed, hanggat meron, meron kang opportunity, may lakas ka, maintain mo yung desire, maintain mo yung burden, maintain mo yung obedience, maintain mo yung patience, maintain mo yung excitement waiting for the appearing of the Lord Jesus Christ. Eh, kailangan po natin gawin, looking for that blessed hope. Yan ang glorious appearing ng ating great God and our Savior, Jesus Christ. Mga kapatid, sipin mo. Tingnan lang natin, may mga failures ba tayo in the past? Meron ba tayong mga kapabayaan? Meron ba tayong mga disobedience? Meron ba yung buhay natin na tila baga ay na-wasted o na-utilized sa iba't ibang bagay ng isang libutan more than sa bagay ng Diyos? Kung meron, madali as sweet ray, lapit mo sa Diyos. Napakabait ng Panginoon. Gusto niyang ma-maintain yung fellowship. Very clear. 1 John 1:7. Para ma-maintain mo yung fellowship. Maintain mo yung fellowship mo sa Panginoon sa kasang mga anak niya. Kasi I pray, kapatid, ano ba ang burden mo, ano bang kahilingan mo, ano bang desire mo nakikita ng Diyos ngayon? Ilapit mo. Gusto mo bang mangyari yung gandang yung desire na yan, burden na yan? Yung nais mo na pangarap din ng Panginoon sa life mo? O may mga plano tayo, may mga binabalak na tila baga taliwas sa direction na gusto ng Diyos sa buhay natin? Ilapit natin, idulog natin. Ikaw po na kababayan na nakikinig nito, maaring one of these days papanaw ka rin. Huwag nawang maging biktima ng virus na ito. Pero darating yun, ano kayang paraan, sa paanong parang kaya papanaw ako, siya ang Panginoon makakaalam nun. Hindi niya pa aalam sa iyo. Pero sinabihan na tayo, it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Confess mo. Sabihin mo sa Diyos, aminado ka. Hindi ko ay makasalanan. Isa ka. Dahilan. Isa ka sa mga dahilan why He died for our sins. Then ask forgiveness. Believe. And receive that person who died for our sins. Buried, the third day He rose from the dead. Say to Him, Lord, forgive me. I believe what You have done for me, for us, at Calvary. And I love to hear Your resurrection. Ano man ang araw o oras na papanaw ako, bubuhayin mo ako magbutin. Now, Lord, I accept Thee
I receive you as my Lord and Savior. Kapatid, ikaw namang kapatid, ano po ang pangarap mo sa buhay? Anong plano mo? Sa araw-araw nating buhay, ano ang attitude natin? Mananalangin po tayo. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming maraming salamat po. Ang buhay namin ngayon, biyaya mo ito, Lord. Naliligtasan pa namin ang virus na ito. Kung meron ka mga bagay na inaalaw sa aming buhay, para lang namin lalong ma-realize, may isip that ito'y alam mo. May bagay kang gustong ituro o ipaalala sa amin upang lalo mo naming magawa hanggat may opportunity. Gabayan mo po kami sa buhay naming natitira. Sa aming kinakaharap ngayon sa bansang ito, patuloy ho kami nagsusumamo, Ama. Nakikiusap sa iyo. Preserve mo ang iyong mga anak. Iligtas mo po ang mga hindi paligtas. Tulungan mo po ang aming mga pamunuan, mga namumuno na itinilaga mo dyan upang pangunahin ang bansa nito, magkaroon ng patuloy na malaya ng pagtitipon ng iyong mga anak pag bumalik na po kami sa normal at patuloy mong binibigyan kahit wala pa yun ng opportunity magtipon sa bawat tahanan ng bawat pamilya upang dito ay lalong mapatibay, maalagaan ang relationship ng bawat isa at pag-isipan ang aming gagawin na ayon sa iyong kalooban sa aming kinakaharap sa idadagdag mong opportunity. Lord, tulungan mo po ang aking mga kapatid na may struggle sa buhay. Nasa needs, di ba Lord, nangako ka, bigay mong needs. Naniniwala po kami dun. Yung buhay pa kami, ito yung peka-importanting bagay. Nakakapagsalita pa, nakakakilos, nakakapanalangin, nakakarinig ng iyong salita. Yakapin mo po kami sa maghapon, makaraos kami dito, masaya kaming mamumuhay, palagi ikaw ang aming iisipin unang-una, at mga bagay na plano mo upang pagdating ng araw nito na aming kinakaharap, babalik kami sa normal na sitwasyon, ay may makita kang lalong magandang pagbabago sa life ng iyong mga anak. Kung nang lalamig in the past, iinit. Kung nagkulang, nagpabaya, ito po ay gagawin niya. Mga bagay na kapabayaan ng kakulangan, babawi in other words. So, mangyayari lamang yun, magagawa namin yun sa pamagitan mo. Sa biyaya mo at kahabagan, patuloy siyong subaybay sa life namin. Wala pong alinlangan that you will supply our daily needs. You've been so faithful unto us. Lord, here we are. Bless every one of us. Thank you sa malayang pag-aaral sa iyong salita, malayang paghahayag. For all these things, Father, we pray and thank. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa oras na ibinigay mamayang gabi. Alright, 6:15 tayo muli. And then, kahit something, baka mayroon tayong reaction. Any likes, yung comment, magpasabi lang kayo, nagiginig kayo, may natutuunan ba tayo rito? Please, let God's servant know. Pwede ba? Naging blessing po sa amin yun. Na malaman namin na si so-and-so ay nakarinig, so-and-so, pinagpipray yung ganito. Maraming salamat. If you can share that. Amen. I salute you. God bless you all. Bye-bye.